60 years old, nakatira sa Caloocan. Nung December 19, last 2013, na-diagnose po ako ng chronic kidney failure stage 5. So, ang dialysis ko is twice a week. Tapos, ang kung ito, nung tinanong namin ang doktor kung ano ang cause ng sakit ko, hindi masagot ng doktor. Basta, sira ang kidney ko, stage 5, walang pag-asang gumaling, para lang mabuhay o makasurvive, dialysis, ito, gumaling na nga. Dialysis twice a week or transplant. Kaso ako, hindi ako naniniwala sa transplant kasi malaking gastusin. Wala akong pag-asang mabuhay. Tsamba-tsamba lang ang transplant eh. Tapos, kinukuha ko na lang. Dinadala ko na lang sa dasal. Lubin ako kasi Joseph, tapos sa rosary. Ganun lang. Tapos, pagka may oras ako, extra time, kung pwede ko dasalin ang little office, nag-little office ako mag-isa. Hindi kaya, grupo kami ng mga kasama ko. Tapos, eh, siguro sa kadadasal, pinakinggan din ako sa taas, dumating si Sir Joey. Siya nag-introduce ng intra sa akin. Pero bago kasi dumating si Sir Joey, may nag-introduce sa akin yung mga herbal, yung transfer factor, ang sinasabi nila, magagaling daw ako ng kaso. Eh, hindi ako naniniwala sa mga herbal-herbal. Eh, si Sir Joey kasi, pinakilala sa amin si Sir Seno Habalia. Nag-usap kami sa cellphone, tapos yun, sinabi niya, gumaling siya. Sabi ko, Sir Seno, baka pwedeng mag-usap tayo personal. Eh, mahirap sa cellphone, hindi kami nagkakamalaho eh. So, nagkita kami sa Anil Theater. Usap kami, interview ko siya. Tapos, ganun pa man, eh, may duda pa rin ako. So, sabi ko sa kanya, pakitaan mo ako ng one, pakitaan mo ako ng medical records mo. Pinakita niya, pati pangalan ng doktor, binigay. Lucena City. Tapos, nung pa niya yun, nung araw na yun, may mga nakausap din ako mga lifestyler, taga Lucena. Tinanong ako kung bakit ako naka-face mask. Sabi ko, nagda-dialysis ako. Sabi nung kausap ko, sabi niya, ah, wala yan sa amin sa Lucena, pinagtatawanan lang yun. Pasyente namin, binibigyan lang namin ng intra. Eh, sabi ko, siguro, totoo. Tapos, may pinakita si Mr. Seno sa akin ako, na medical records niya. Sabi ko, sige, try ko. So, the following day, Saturday, Monday, Tuesday, kinausap ko yung doktor ko. Kasi, syempre, titake ako ng herbal. Kasi may mga doktor na ayaw ng herbal eh. Kinausap ko doktor ko, sabi ng doktor ko, hindi sa dinidiscourage kita, pero chronic kidney failure stage 5. Pag-asa mo lang talaga, dialysis or transplant. Pero wag mong, hindi sa dinidiscourage kita, pero mahirap kang gumaling dahil chronic kidney. Okay lang kung acute, may pag-asa. Pero pag sinabi chronic, wala talaga. So sabi ko, Dok, subukan ko lang intra. Sabi niya, okay, go ahead. Karapatan mong gumaling. Okay, go. So, sinibukan ko, that was September. Minum ako ng September for 5 days. The following week, hindi ako makabigay dahil wala akong pera. One, ang isa ay mahal eh. Pero napansin ng misis ko, doon pa lang sa unang bote, lumakas na ako. Kaya sabi ng misis ko, subukan natin. Bili tayo dalawa. So, umorder kami kay Sir Joey ng dalawa. That was September. Pagpasok ng October, pagpasok ng doktor, blood test. Sabi ng doktor ko na makita ang resulta. Once a week ka na lang. Once a week, tapos katapusan na ng October, blood test ulit. Pagpasok ng November, lumabas yung resulta ng blood test ko, sabi ng doktor ko, isang beses ka na lang ngayon November. So, that was November 15. Dialysis ko na. Yung katapusan ng November, blood test ulit. Pag napas ng resulta, sabi ng doktor ko, wala ka mo yung dialysis niyo.
kwadrado lang, monitoring na lang tayo ng kreya mo. Tapos basta ingat mo sa pagkain, kung ano yung bawal, sundin mo lang. Ganun lang, kasi, eh, sinusunod ka naman, kung ano yung bawal. Tapos, bumababa kreya po, tumataas, pero namimintay sa 200, sa 200 lang. Ngayon, napansin ng doktor ko kasi nakita sa blood test ko, mataas ang uric acid. Pag mataas ang uric acid, kasi mataas ang kreya. Yeah. Kaya sabi niya, iwasan mo kumain ng lahat ng bawal. Tapos binigyan niya ako ng reseta, just in case na hindi bumaba ang uric acid mo, bumili ka na ng gamot. Kaya nung nakaraan eh, bumaba ang buwan ko, bumaba ang uric acid ko, bumaba ang kreya. Sabi niya, huwag ka muna bumili, basta iwasan mo na lang yung pagkain. Ngayon, wala pa akong dialysis. Titignan nito sa January 15, blood test na lang ako. Kaya sana magtuloy-tuloy. Dasal lang yun at saka intras. Disiplina sa pagkain at sa tubig. Yan lang naman. Pag wala disiplina, wala rin. Walang mangyayari. Kahit na minum ka pa ng kahong-kahong intra. Kung wala disiplina sa pagkain, wala disiplina sa tubig, wala. Gaano ka dami ang taking nito? Ay, nung una ho, panahon, bigla nga daw eh. Kasi dapat 2 jiggers lang. Ang unang inom ko, tatlo agad. Tatlo sa umaga, tatlo sa gabi, tatlo sa tanghali. Before bago kumain. Pero di yung ba may sukat ang tubig nyo? Eh, hindi ko sinunod yun. Basta mayroon ang 1 litro for 24 hours, nadagdag yung siyam na jigger ng intra. Half a glass yun, 9 jigger. Half a glass pa yun, yung 9 jiggers na yun. Until now po, 9 pa rin kayo. Pero kinukuha ko ngayon, kasi napansin ko kasi, nung isa kasi sa mga nagpapatas din ng kreya kasi is prostate. Nakaka-apekto din sa kidney yun. Ngayon, nagpa-check ako sa urologist. Meron akong prostate malaki. Ngayon, nung kuha niya, may pagka-iihi ako, yun, nararamdaman ko yung putol-putol ihi ko. Pero nung uminom ako ng intra, kasi isa sa mga signs na may diferensya ang kidney mo, pag-ihi mo, mabula. Tapos yung bula, pag hindi nawala sa loob na 5 minuto yung bula ng ihi mo, pa-check ka na may diferensya ba ito mo. Pero nung uminom ako ng intra, siguro mga 7 times yata na pag-iipo ng bulat. Kaya ang nasa isip ko nun, palyado yung kidney ko, pero may pag-asang bumalik. Kasi pag walang bulat kasi ibig sabihin gumagana siya. Palyado nga lang. So malaki ang chance na makaka-recover ako. Intra lang po yun? Intra lang. Kasi nagdadialysis naman, hindi pwede yung mga capsules. Oo. Bawal capsule. Bawal. Liquid lang. Kasi may pamangkin akong 40 years old. Tapos, itong kwan, titingnan ko ngayong February. Kasi, inonsulta ko yung urologist ko. Sabi niya, punta ko sa kwan, sa NKI or sa St. Luke's para ma-check yung prostate ko. Kasi sa MCU, kasi wala, kulang sila ng facilities. Meron sila, PSA lang, eh kaso meron pang pinapakuha yung doktor ko na gawing test. Wala sa MCU nun, kaya NKI lang, NKI at saka St. Luke's lang ang meron. So, pagka nagpa-check na ako sa NKI or St. Luke's, dun malalaman kung nalusaw na yung prostate ko. Kasi kung PSA lang kasi, ayaw ng doktor ko PSA lang eh. Kasi makita talaga, manhimay talaga kung talagang umayos na. Kasi pagkakuan, naiiha ko, hindi na, pakiramdam ko, maluwag na, hindi na tulad ng muna eh. Okay. So, okay. Diabetes.